service level na pinapanood din ng tiki. Tama na mangyayari, meron pa rin mga problems, but when you are exposed to eclipse, yung next year mo, medyo mas dodoble. Pagpalagay mo na na may dagdag na yan, may bonus ka. Worldship. Hindi po yung walang laman tas ilalagay niyo po. Ah. Kasi the ship is the vehicle, the vessel, pero dapat po may mga nakalagay na wealth cures sa loob po ng inyo po. May mga sacred cures dyan. Yes. Sandali. Meron si Karen Johnson. Apo, Mami, super good news. Ilan days na akong stress about sa eclipse. Kasi ang pick-up po saan ng gamit namin sa bahay is April 8. Tumawag moving company last night. This coming Saturday na daw pick-up. Super happy po ako. Wala sakit ng ulo ko. Congratulations, anak. Ayan. Oh, that's good. Hi, Ma'am Betchay, Ordelias, Ma'am Arnold, Algen, Maloloyo. Hello po. Hello sa inyo, no, anak. Ayan. Yan. Sorry po sa mga nagme-message ng mga about sa dream nila. Hindi po nag-interpret si Ma'am ng dream. Oh, from Maria. Hi, Mommy Max. Pwede po ba sumama sa retreat at pilgrimage po? Sana mabasa. Yes, anak, pwede. Lahat po ay pwedeng sumali po sa retreat. No? Yan. Kahit yung bago. Walang prerequisite kasi yan, hindi yung kailangan nakapag-prep cup ka. Walang ganun po. No? So you can join and send a message to your Hi, Femi! Sabi niya kasi 400k sa team. Thank you so much po. Pag nag-400k ako sa F, magsisale ako talaga na. Yes. Kaka-happy niyo na amulet. Ma'am Irobi, Ma'am Sally Wu, hello po. Sabi ni Ma'am Timmy, Ma'am Max just received my 99 bundle. Yung purifying mantra sa headboard ng bed lang po pwede ilagay. Hindi, pwede kahit saan po na nadadaanan ninyo, no, ng ulo ninyo. So, pwede po yan sa taas ng pintuan, pwede po yan doon sa mesala ninyo, kung dumadaan kayo niyang palabas ng bahay ninyo, pwede rin po sa headboard. Kaya ako pinalagay sa headboard, kasi yan yung pinaka, while you're resting, you're purifying, no? Yan talaga yung best sana lang. I am Ka-Aret Hingizel. Bago po kami mag-dispatch po ng order, 2 to 3 days po. Ayan. Hindi depende po yung kaka lugar, yung kaka-settle lang po ngayon na i-dispatch po. Usually po 2 to 3 days. Tama. Yeah, syempre may preparation pa po magaganap. Hi, Ma'am Wena. Sabi niya, as lang po, naka-virtual po ba, ma'am? Ang retreat? Yes, anak. Ang retreat, naka-virtual. Ang Pilgrim, my team is still working, my back team is still working. Kung pwede namin gamitin yung aming wifi niya, ano, kasi may mga areas po na walang data, no? Walang signal, pero I think magagawa namin. Siguro it's Bianca and Nico, can you answer kung kaya natin gamitan ng ating pang remote broadcast? Pwede siguro, no? So para ma-make sure natin na ang Pilgrim pwede rin na virtual, no? Ma'am, whole day po ba lumabas? Hindi po, yung time lang po ng eclipse. Kapag sa Pinas, 11 p.m. start hanggang 5 p.m. For sure, tulog naman po kayong depende. Sa Pilipinas, po wala po masyado kayong i-worry. Huwag lang kung lumalabas-labas kayo. Yes. Bigay natin yung time sa US. Ha? Yes. Para... Thank you so much. Hi, ma'am! Arika Ligot!
Ma'am Chechi Jenner, mahinang po po. Ano na lang po, inaayos pa po kasi talaga namin eh, nagkakapakapapal po. Sisigaw-sigaw na po kami dito. Dali lang po, ayaan. Hi, Ma'am Len Conquera! Namasin po. Hi, Len! Yan. Okay, sa Hawaii. Okay? Sa Hawaii, ang umpisa po ng 22% lang po ang coverage ng solar eclipse. But nonetheless, dadaan sa inyo po. So, ang oras po ay 6:28 a.m. Hawaii time. Okay? And matatapos po ito ng 7:57. Medyo short sa inyo, no? 6:28 hanggang 7:57. So, from 6 to 8:30, huwag po kayo lalabas. 7:57 a.m. Okay? That is Hawaii. Okay. Pagdating po sa Washington, Washington D.C., 30% naman po ng solar eclipse ang visible po sa inyo. Mag-start po ang solar eclipse ng 10:35 a.m. Matatapos po ito ng 12:30 p.m. So again, 10 hanggang 1 o'clock kayo hindi pwedeng lumabas. Okay? 10 hanggang 1 o'clock kayo hindi lalabas. Sa Washington, ha? Sa Idaho. Sa Idaho po, it will pass 47%. No? So from 11:30 a.m. Okay, hanggang 1, almost 2 p.m. No? Kaya po 11 a.m. hanggang mga 2 p.m. huwag po kayong lalabas. Okay? So 11 a.m. hanggang 2 p.m. sa Idaho, huwag po kayong lalabas. Or take shelter. Okay? Sa Montana. Okay? Sa Montana, 53% po ang solar eclipse. Mag-uumpisa po ito around 11:40. Mag-e-end po nito ng around 2 p.m. So, again, from 11 a.m. hanggang 2 p.m., huwag po muna kayong lumabas. No? Kaya hanggang 2:30. Yan, no? Sa Montana. Yan. Pagdating po sa... Opo, mag-adjust na lang po kasi yung mic po namin. Pwede naman po sa tea. Pwede po kayo lumipat sa tea, sabi kasi ni ma'am dito. Mas malakas po ang boses sa tea kasi sa... Lipat na lang po kayo kasi po may diferensya talaga. Sumisigaw na po ako talaga. Gusto niya po ba sigawan tayo dito? Yan, sa Utah. Okay, Utah has 62% from 11 a.m. hanggang 2 p.m. po. Okay? Yan naman po. I'm just giving po the round ng the round up ng time, okay? 11 a.m. hanggang around 2 p.m. huwag po kayong lalabas sa Utah because 62%. So dito talaga medyo malakas na, ha. Sa Wyoming, 62% din. So from 11 a.m. hanggang 2 p.m. huwag lalabas, okay? 11 a.m. hanggang 2 p.m. huwag lalabas, okay? Rounded po ito, ha. Sa North Dakota, 65% ng solar eclipse ang makikita po ninyo. From 12:30, huwag na pong lalabas hanggang mga 3:30 po. Okay? 12:30 to 3:30, huwag pong lalabas kapag kayo ay nasa North Dakota. Okay? Kapag kayo po ay nasa South Dakota, 74% ang coverage ng eclipse. From 12:30 hanggang 3:30 po ang hindi pwede kayong lumabas. Okay? Yan. Sa Arizona, 76% from 10 a.m. hanggang 12:30 p.m. po. Okay? Yan ang huwag kayong lalabas. Okay. Sa Florida, okay? Sa Florida, 76%. Okay? So, from 12:30 p.m., huwag na po kayong lumabas hanggang maka 3:30 p.m. 12:30 to 3:30 p.m. Okay? Sa Colorado po, 77% ng eclipse ang makikita po ninyo dyan. From 11 a.m. hanggang mga 2 to 2:30 p.m. po. No? Huwag lalabas. No? So, 11 a.m. hanggang 2 to 2:30 p.m. Okay? Pagdating po sa Minnesota, 82%. Okay? From 12:30 p.m. hanggang 3:30 p.m. po, huwag lalabas. No? Yan. Actually, yung pong buong time na yan, yan yung eclipse. Ha? Pero may peak po yung mga yan. Pero yan ang huwag kayong lalabas. From 12:30
to 3:30 if you are in Minnesota. Okay? If you are in South Carolina, okay, ang coverage po ng solar eclipse ay around 83%. So from 1:30 hanggang po mga 4:30, hindi po lalabas. Okay? Pag napapansin nyo, mas malaki yung coverage, mas tumatagal po yung hindi nyo pwedeng paglabas. No? So from 1:30 to 4:30, hindi pwedeng take shelter kayo. No? Sa Nebraska, Nebraska will experience 84%. It starts by around 12:30. Mag-e-end po siya ng mga around 3:15. So, gawin niya ng 3:30. No? From 12:30 to 3:30. No? Yan. And then, if you're in North Carolina, okay, 86% naman po siya. So, from 1:30 hanggang po mga 4:30, huwag kayong lumabas. Okay? If you're in Delaware, okay, Delaware have 88% of the eclipse from 2 o'clock hanggang po 4:35. Yan po, no, huwag kayong lalabas. So from 2 o'clock to 5 o'clock, para kasi malaki na to 88% eh. So from 2 o'clock to 5 o'clock po, Delaware should stay put. Yan. If you're in Georgia, Georgia have 88% from 1:30 to 4:30 po, huwag lalabas. Ayan. If you're in New Mexico, okay, 89% po sa Mexico, ha? From 11 a.m. hanggang 2 p.m. po. 11 to 2 p.m. So, or roughly 3 hours lang naman yan. If you're in Virginia, 90% po ang mararanasan na solar eclipse. From 1:30, wag na po kayong lumabas hanggang around 4:30. No? Pero ang eclipse na lang mangyayari mga around 1:51. So, before the eclipse, kailangan nakapasok kayo. So from 1:30 hanggang po 4:30, huwag lalabas, no? If you're in Wisconsin, if Wisconsin po kayo, para kung weather girl. So Wisconsin po, 91% ang exposure ng solar eclipse from 12:30 hanggang 3:30, huwag lalabas, no? 12:30 to 3:30, okay? Pag kayo ay nasa New Jersey, 91% ang solar eclipse from 2 o'clock hanggang 4:30. Hanggang 4:35, no? 2 to 5. Ganyan nyo na po, 2 to 5 yan, no? Sa New Jersey, 2 to 5. Sa Iowa, from 12:30 to 3:30. Okay? 91% po ang Iowa. Sa Rhode Island, you'll experience 92% of the solar eclipse from 2 o'clock until po 4:30 or 5 o'clock na. 2 to 5, pagka Rhode Island, okay, 92% kasi yan. If you're in Alabama, 92% ang exposure ng solar eclipse from 12:30 to 3:30 po. Okay, 12:30 to 3:30, yan. If you're in Maryland, I think si, meron tayong taga Maryland. Ah, si Ana. Si, yung maganda natin, yung anak ko. Ayan, for, if you're in Maryland, okay, 93% from 2 o'clock to 4:30 to 5 o'clock, no? From 2 to 5, huwag lalabas, okay? Maryland. If you're in Connecticut, okay? Connecticut, 94% ang exposure from 2 p.m. to 5 p.m. Yeah. Average from 1:30 to 4:30, huwag lalabas, no? Yeah. If you're in Kansas, 95% ang exposure. Ito na yung mga dangerous, ha? 95% and up, talaga super non-negotiable. No, do not go out. From 12 from 12 to 3 o'clock. Okay? To 3:10 pa nga eh. So, habaan nyo na lang. Ha? So, lagay nyo na yan na from 12 until mga 3:15, 3:20. No? Mag-adjust na lang po kayo. Sa Massachusetts, 96% from 2 o'clock to 4:35. Mga 4:40. Ayan. Okay. Sa Mississippi, 97% from 12:30, huwag na po lumabas. From 12 o'clock, huwag na kayong lumabas. Hanggang po maka 3:30. 12:30 to 3:30. Ayan. Louisiana, 98% from 12 hanggang po mga 3:30. Ayan po, no?
320. Yan. Sa Tennessee po, ito, Tennessee will experience 99%, okay, of the solar eclipse from 12:30, wag na po lumabas hanggang 3:30. Okay? Ang Michigan 99% from 1:30 to 4:30, wag din po lalabas. Okay? If you're in Kentucky, Kentucky po is the hardest hit with 100% exposure sa kanila, mo talaga makikita yung didilim talaga. From 12:30, wag na po lumabas hanggang 3:30, no? Hanggang 3:30, no? Yan. Pero actually mag yung totality nung eclipse mangyayari po na 2 p.m. Okay? Sa Kentucky, pero from 12:30 wag na po kayong lumabas. Yan, no? If you're in Maine, Maine is also affected with 100%. From 2 o'clock to 4:30, wag din lalabas po. No? Sa New Hampshire, yan, from 2 o'clock hanggang 4:30, wag din po lalabas. If you're in Vermont, ayan, from 2 o'clock to 4:30, wag din po lalabas, 100%. Yeah? New York, 100% to. No? Si Orlean, I think is in New York. Yata. Diba? Si Orlean. Sa New York, 100%, from 2 o'clock, Arlene, hindi na pwede hanggang around 4:35, no? Yan. Stay put lang tayo, no? And then sa Pennsylvania, 100% coverage din po from 2 o'clock to 4:30. Sa Ohio, 100% coverage also from 1:30 to 4:30, wag din lumabas. Sa Indiana, yan, 100% from 1:30, wag na po kayong lumabas hanggang 4:30. Yan. Sa Illinois, yan, 100% din po from 12:30 to around 3:30, wag na lumabas. Sa Missouri, 100% din daw, 12:30 hanggang 3:30, wag lumabas. Sa Arkansas, yan, 100% din po from 12 to 3:30, wag lalabas. Oklahoma, ito yung mga 100% po, mararamdaman nyo talaga. From 12, huwag na po lumabas hanggang around 3:30. Ang Texas will experience 100% coverage, pero sabi nila, medyo may light pa rin yan kahit paano. From 12 o'clock until 3 o'clock, huwag lalabas. Okay? Las Vegas. Yan. Pa. Yan. Las Vegas pala. And Reno po. Yan, so yan po yung mga cities po ah. Kung hindi niyo po yun nakuha, i-Google niyo po, mas tama si Google sigurado. This is simulations. So ibig sabihin, it's calculated, no? More or less yung time na yan, no? Yes. Yan. Sa Pinas po ano po, 11 p.m. 11 p.m. hanggang 5 a.m. Toto na po yung audio namin. Kung gusto niyo po mas malakas at tipo. Thank you po. Pansinin niyo yung Sweet Science or papapansin siya? Alin? Yung Sweet Science. Ano okay. Papapansin? Ano, sorry? Kanina pa siya, ano, moving dumakuha naman. Dito po sa Pilipinas, 11 p.m. po to 5 a.m. sa Pilipinas. Hi, Ma'am Rose Marie May Hamindan. Sabi naman si Mami Mek and BMB. Isang yakap po. Grabe po pagsubok ang nangyari sa amin sa work. Mostly finances, as in sunod-sunod po, grabe nagsimula last week, di ko po alam kung anong gagawin namin. Hinahawakan ko na lang po yung power amp kulit lamas po, yes. Para ma-remind and kumuha ng lakas ng loob, incense ng Naga Incense. Incense lang anak si niyan? Si Ma'am Rosemary May Haminda. Nak-incense ang incense kapag kayo ay nasusubukan, no? You do the incense, if you have the jambala, Naga Incense, you do the jambala. Mother, if you have a jambala, na tangka, ayan. If you have the wealth pagoda, ikot. Ikutin nyo yan talaga. This will be very, very good. Ay po kay Ma'am Pinili Rose, sana lahat pinili. Si Mimi De Jos, Mami, my flight arrival is 11 p.m. in Manila. Huhu, any suggestion? From the airport, anak, kasi mahirap naman na magstay ka hanggang 5, no? So you just make sure na from the airport, kung nasa arrival ka, covered pa naman yan. Make sure lang na sasakay ka na sasakyan mo from there.
Tapos get a very tinted na car. Okay, very, very tinted na car. Tapos huwag ka nalalabas ng sasakyan mo. So pag biyahe mo, make sure na kung bababa ka ay sa baba, sa loob ka ng garahe bababa. Yang hindi yung nasa labas ng bahay mo, tapos tatakbo ka. Okay? Pero kunyari, sasakay ka from the airport, sumakay ka, tinted naman yung sasakyan, no? Okay, gumit na ka, anak. Tapos, make sure lang na yung bababaan mo, nakabubong din. Yes. That one is okay. As in, Karin Johnson pala yung taga Maryland. Ayan. Di ba po, April 8 ng 11 p.m. tapos April 9 ng 5 a.m. Yun po, Ma'am Ana Carabana. Hi, Ma'am Ida Arcalas. So, UAE Dubai po, I think, i-calculate yun na lang po. Kung dito sa Pilipinas, from 11 to 5, so minus 4 kayo ba yan? So, magma-minus 4 kayo. So, sa inyo po, around 7 p.m. hanggang 7 p.m. hanggang mga 1 a.m. kayo hindi pwede lumabas. Yes po, Miss Sparkling. Tama po, 11 p.m. to 5 a.m. Mm-hmm. Para sure po. Ma'am Lenny Yu, hi po! Hi Lenny! Na nakalipat na sa kanilang bagong bahay. Ay, bongga. Ganda pa lang bahay na. Ma'am Nems Bonita. Hello, Mami Mex and Bien. Ay, hello Nems. Sa Saudi, ganun din po. Adjust nyo na lang po. Yung 11 to 5, i-adjust nyo. Best po to Google. To Google po, no? Yung pong kaninang time na binigay ko sa inyo, that's by Google po yun. We actually just got the simulation of NASA. Thank you po, Ma'am Gracious. Ma'am Opel, long time no see po. Yes po, mahina po talaga yung ano namin. Magpasensyahan nyo na po, or else mag-ano kami. Huy! Yes po, Sir Azilang. Tama po kayo. Sir Eric Habib, hello po. Hi, Eric. Sa mga hindi po nila na ano, pwede nyo po siyang i-Google talaga. I-Google para tama po ang ano nyo. Yes, mas tama po si Google, ha? Hi, Ma'am Kinones Ellen. Hello po, Mami Medi. Sana naman pansinin itong tanong ko. Ano pong best cure if magkatapad ang pinto ng CR at stove? Maliit po siyang safe. Maglalagay ka lang po ng harang, ma'am. Pagka-stove, maglagay ka ng halaman. Ay, halaman pala po. Yung halaman pag yung maglagay ka ng halaman. Board. Tapos, pwede rin yung chopping board. O maglagay po kayo ng halaman. Ayan. Thank you po. Sana po nasagot na Ma'am Kim, Ma'am Ellen. Yes, yun lang. Hi, Ma'am Jen. I love you, Jen. Ligard Skate Tabs. Tsaka kay Sir. Sabi ni Ma'am Maricar and Do, sa Mami kong 4:30 a.m. po ba para sa BPO work, di rin dapat nasa out. 4:30? Safe na ang 4:30, anak. Okay na rin yan. Okay na rin. Actually, 4 is safe na rin eh. Kaya lang, in-adjust lang natin ng konti, no? Ang real time, I think it was Sophie who gave me the real time, eh. I think it's 12. Tama ba ako, Sophie, no? Every 12 something hanggang around 3 a.m., 3 something yata yan, no? So, plus 1, minus 1 lang ako po, no? So, by mga 12, safe pa yun. Kaya yung kemini, kung napansin nyo po, pinayagaw ko siya sumakay na sasakyan, tapos bumaba siya sa loob ng garahe. Kasi by 11, medyo safe pa yun. Lipat ba po, F6 pan po. Ma'am, ay meron po kaming video sa YT. Search nyo lang po yung pangalan ni Ma'am doon. Meron po doon yung mga tips sa paglipat po ng bahay. Marami po nag-ask ito, Ma'am. Not visible po sa Philippines. Ang eclipse, pero bawat pa rin pong lumabas. Oh, kasi po we're under one sky. Hindi lang po natin nakita ang eclipse. Pero hindi po ibig sabihin na hindi po yan makaka-apekto po sa atin. So, just to play safe lang. Yes. Sabi dito ni Caroline De Leon, naman si po mami, nag-pay na po ako sa puja on April. Send ko na po yung resibo. Kaso hindi po, hindi pa po seen. Thank you. So, whoever is handling Caroline, admin, can you make sure na ma-address ito. Kanina si Caroline De Leon. Yes. Hi, Ma'am Ross. Manila. Keep safe po sa ating lahat. Thank you po, Mami, Miss Bangs and Barbie. So, HOF Manila is ke Mane. Mane, Caroline Sangabriel De Leon. Hi, Ma'am Sonia Khan. Hi, Ma'am Rose Noble. Hi, Rose. Love you.
Thank you po. Thank you din po, Sir G. Okay lang po ko. April 8 lang po, bawal lumabas po. Ay, hindi naman bawal, basta yung sa tinakdang oras lang po. Sa April 19, meron na po bang oras? April 19, we will do it po by 10 p.m. Okay, Manila time. 10 p.m. po ng Manila time gagawin ang April 19. This is Shockproofing West. Yan po. No? And then po, for those po na nagtanong po, no, if you're attending virtual for the retreat, hindi po kayo pupunta po dito, you have actually less 1K no? Per day. You have less 2K per if you take the 2 days, no? Yan. Sa pilgrim po mas mababa, hindi lang po pa namin ako compute. Ayan po, no. But if you are attending the retreat virtually, from 3 magiging 2 kasi bawal po kami magbigay ng presyo. From 5 ganun po ba 'yon? Magiging 3. Pag sa virtual. Pag virtual lang po. Tapos 2 days yung kukunin na ano. Basta po yung price po na binigay sa inyo, yung package po binigay sa inyo, bawasan nyo po ng tag-iisang kyaw-kyaw. One kyaw. Si Ma'am Maliza Rokim, Hi Mami Max Barbing Bangs, when is the best date and time to move in transfer house? Ma'am, mayroon pong video dito sa TC Mami, yung sa movie, date ng movie in. Tingnan mo dun, Ma'am Maliza Rokim. Si Elaine, Mami, when po ang scared ng coffin offering? May po. May. Hi Kuya Pogi, naman si ating authentic na guru at super enlightened pa. Makapanood lang kami ng live mo, sobrang dami ng natutunan namin sa'yo, Ma'am. Dito lang kami lagi po. Love you, thank you so much always. Love you na, love, love. May importante po ang lakad ng April na hindi na pwede pagpalipan. 11 p.m. pa naman po yun, ano, sir? 11 p.m. 11 p.m. pa naman po yun. Hi Sir Oliver, or Goros. Work na naman po, makita ko lang kayo, okay na ulit. Good vibes ulit. Ay, thank you po Ma'am Pinili Rose, sa lahat pinili. Ayan si Ma'am Nems, Mami gusto ko mag-attend ng 2 days retreat. Pwede bang, ano siguro to? Kulang i-replay ang April 28? Oo, pwede anak, pwede. Pagka virtual po, pwede po replay yan. Pwede po replay. Ang advantage naman po, kung personally kayo a-attend, you can also watch the replay and then redo your wishes or your rituals. Sabi ni Judith Flores, Mami, ano yung retreat? This is a 1 day na parang workshop, anak, no? To purify your karma. No? The 27 is for the existing karma. The 28 is for the heavy karma na dala mo na mapapasa mo sa mga anak mo. Hi, sanay si namin si Albert, si Ma'am Seb Seb. Hello, 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 nasty. Love to watch your live, Mami Mac, but my internet is so weak. Salamat. I think everyone talaga is having problems po with internet, no? Ay, hindi naman lahat. Siguro sa ano lang, pili lang. Pero I think almost all, no? Sa amin po, ang dami namin iba-ibang klase ng internet namin, lahat po pumapanya talaga. 5 internet dito ni Ma'am. 5 more years. Mahinap talaga. Hi, Ma'am Christine June. Hi, Christine. Lucille Lamog. Hello po, Ma'am Mecky. From your advices, teaching, and sharing your knowledge, marami po ako natututunan. Maraming salamat po. Thank you, anak. Sana continue kayo mag-watch. Love to watch your live, Mami Max, but ayan na, yung kay Jasmine. Hello, anak. Ma'am Max, ang 1 day, bawas po ng 1. Sa retreat, yes, ma'am. Yes, bawas ng 1. Yes. 1 kyaw. So, instead of 3 babayaran mo, 2 na lang. 3 ba? Oo. Yan, no? Then, kung 2 araw mong gawin, gagawin. Bawas. 2. Hi, Ma'am Jane Kimayong. Yes. Si Judith Flores pa-attend din, Mami, sa retreat. Judith, just message na lang, anak, your sangre. Di ba yung sangre? Yes. Puto si Ma'am Iya. Pero ipaano po lang yung concern. Mapapalo dun din talagang punta.
Oo, yun din na isasagot po ni Max. Yes. Sorry po, Ma'am Iya Kulit. Sabi ni Ma'am Jane, Kimay, Mami, after Sir Operating, then this morning, natanggal yung red string ko. Also, third day of meditating. Hindi kayo mabanggitin yung mantra. Then, after 20 minutes, I receive ako per confirmation as a virtual assistant. And this evening, after, receive a recommendation job from a friend. But I'm so tired because I'm not sure if sure I can really start. Mm-hmm. Yeah, that's good enough, no? At least sakita mo na, no? Things are falling into its right place, no? So, good for you, anak. I'm happy for you. Congrats, Ma'am Jean. Thank you, Ma'am Jean. Yes. Sabi ni Judith, Mami, nag-message na po ako kay Sir Patrick po. Busy po si Sir. Hindi yan busy, anak. Baka hindi ka lang nasasagot. Yan, no? Patrick, pasagot na. Thank you po. Hi, Ma'am Malu. Ayan, nasigot na si Mama. Hi, Madam. Tama po ba 11 p.m. to 5? 11 p.m. to 5 a.m. po. Ng April 19. Apo. 11 p.m. April 8, 11 p.m. April 9, 5 a.m. Yun po. Mga nakarang araw pa namin ito inaano ha? Charot na kasi dito yun. Madam, so Mandy po lang. 11 p.m. pa naman po yun, ma'am. So 10 a.m. wala pa po yan. 11 p.m. po ng April 8. 5 a.m. hanggang 5 a.m. ng April. So April 8 po ng maghapon, pwede pa po kayong gumalaw. Gabi lang po tayo hindi. At saka madaling araw. Kaya napakaswerte nga natin. Madaling araw ng April 9 po ang hindi tayo talaga po ikilos. Si Ma'am Mick Bubuit. Hello po, good evening. Ask ko lang po, pwede po ba bumisita sa sementeryo, dadalaw sa mother and father kung suot yung protective amulet po o bawal po? Hindi, wala pong bawal yan. Pwede niyo po yan isuot. If natanggal po ang red string, bad po ba yun? No, that's a good sign. Ibig sabihin po niyan, kung nag-wish ka habang tinatali po yung red string, that wish will be granted or solutions are on its way. Yan po siya, no? So, maganda naman ka natanggal. Pagka po hindi po natatanggal, two things, baka walang problema and it's just protecting you. Yeah. Ay, hindi ko pala na-check yun. Salamat po talaga sa bye-bye po ninyo. I thank you, Ma'am Susan Encarnacion. Oh, salamat, Susan. Sabi ni Jasmine Tenorio, Mami, hello po. Pwede ko po ba isali ulit sa puja yung 6 years old na anak ko? Kasi last time na sinali ko siya, nagkasakit po hanggang ngayon, di na naalis yung ubo niya. O pwede po ba ako sumali lang in behalf niya? Pwede ikaw ang sumali, anak. Pero, dyan ako nag-worry kasi yung hindi gumagaling. Alam niyo po, pag nagpupudya tayo, nagkakaroon tayo ng body pains o kaya po meron tayong discomfort na nararamdaman or sometimes nagkakasakit tayo. That is part of purification. But that will not last long. Hindi po yan maglalast po ng linggo. Usually po dyan, maximum po yan, mga 2 days, 3 days po yan. So kapag naglilinger po yung sakit, hindi na po yan sakit na dala ng purification. So I hope, anak, ito 6 years old yan. Kung yung ubo ay hindi natatanggal, I think you better have him checked by the doctor. No? Importante po yan. Diba importante sa bata pagka nga nilagnat ang bata, tapos 2 days, on the third day, at hindi pa rin nawawala, diba? Medyo dapat naaalarma tayo. So, pagka po sakit ng purification, ang mararamdaman nyo, it will last maximum 3 days. Hindi na po yan lalampas po ng 3 days. More than that, it's not purification anymore. So, hindi po yan dala ng puja. Baka nagkataon, baka part ng nagkasakit siya ay part ng purification, pero baka nag-right, may sakit na siya talaga that time. So, please po ah, do not underestimate po na, parang pwede yung baliwalain, no? Na ganyan. Yes. Hi po dito sa, sa YT kay Ma'am or Sir Coach Bato. Namaste everyone, always waiting and excited sa live nyo. Part na ito ng morning routine ko hanggang work. Ay, watching from Alberta, Canada. Ay, thank you anak. Maraming salamat. Thank you so much. How about po Los Angeles, California? How to check sa Google po? Ano po? Ah, okay. Ang nasa Google po, kapag ka po hindi kayo, katulad ng ginawa ko po,
kung hindi po nahagip kung ng simulation ng eclipse, hindi po yan kayo makaka-experience. So, kayong higit nakakalam, anong area na malapit sa inyo? So, mag-calculate na lang po kayo ng timing ninyo. Kasi iba-iba yung timing nyo dyan eh. Hindi po kami magbibida-bida pa mga kamami, magkamali pa kami. Ganyan po. So, i-google nyo lang po. Yan, ulitin ko po, ang solar eclipse time po sa Pinas ay April 8, 11 p.m. hanggang April 9 ng 5 a.m. Mm-hmm. Yun po siya. Hi, mga lots! Gamboa! Love you, lots! Love you, nak! Sabi ni Marley, eldest son ko po is in Canada. May small buy and sell online business po siya while employed po. Napadalhan ko na siya ng money amulet at nasali ko na rin po siya sa water activation at joiner sa puja. Ano po bang pwede ko idagdag na amulet since nasa West siya? Pinakamaganda kung may business siya to work yung wealth pagoda. Yun talaga ang best, no? Talagang kung iikot-ikot niya yan. Tapos you just try to give him a business yantra. A business yantra. Meron pa naman. A business yantra will be very, very good, anak. Mm-hmm. Yan. Dapat kada, kunyari marami kayong business, dapat pag-iisang ano talaga. Mm-hmm. Business yantra. Hi, mga bestie from Bata. No, pero kung gano'n na, online lang naman siya na business, so nasa bahay siya. Tapos nag-work siya, kahit isa lang na nasa bahay. Ang sinasabi po ni Bounce, kunyari marami kang companies. Diba? So bawat isang office, isa ang lalagyan nyo. Ngayon kung ayaw nyo lagyan yung bawat office, at least yung bahay nung may-ari, nandun ang business niya. Thank you so much. Thank you din po, Ma'am Joanna. Mm-hmm. Hindi naman po siya maghapon, Ma'am. Ang solar eclipse, mm-hmm. April 8, 11 p.m. hanggang 5 a.m. ng April 9. Mm-hmm. Sabi mong Christine, kami po sa Niagara Falls, ang eclipse, ang dami pong pupunta. Naku, stay na lang po kami sa bahay. Yes, tama. Oo, yan. Nood na lang po kayo sa TV talaga. Hi, Ma'am Karel Porras. Hi, Ma'am Karel. Sabi ni Ma'am Eugenio Rowy. Mm-hmm. Namaste po. Nakabili po kami ng new house at pinarenovate po buong bahay. Tinamaan din po ng construction ang west side po at iba pang side ng house. Affected po ba kami ng bad luck? Pagkakadisturb ng west, ano po kayong cure dapat gawin? Salamat po. Oo, when you disturb the west po talaga, definitely po, inactivate mo yan, anak, no? Pero kung sinabi mo nga na nirenovate niyo yung buong house, kung hindi kayo nag-start sa west, kunyari ibang part yung inumpisahan nyo, that one is quite safer pa para sa inyo. Pero kung west talaga yung nadali, doon kayo nag-start, yan talaga medyo mag-protect na lang kayo. No? You put the all-time pacifying metal purifying at saka yung metal purifying at saka yung all-time protection natin. Ultimate protection. No? From all harm. And then, kung makakakuha kayo ng mga five element pagoda, lagay niyo yan, no? Yung five element pagoda, sobrang effective din siya. No? Yan. Yan ang ilagay niyo. Hi, Ma'am Farah Ditablan! Hi, Farah! Ano si old dog mo? Yan. I hope you're doing better now. After ng 5 a.m. ng April, pwede na po. Yes po, Ma'am Chera Gonzalez. Sorry po. Wala na po kung masama kung susunod, hindi naman po tayo naglabas ng malaking halaga siya. Saan lang? Sa paglabas po ng solar eclipse. Alam niyo po, kung hindi po kayo naniniwala, okay naman po, respetado naman po yan. Pero kung sa mga taong gustong maniwala, hindi natin kailangan i-bash. Iba po, hindi niyo po pwedeng hindi kayo pwedeng mag-bash at sabihin, ay, hindi naman totoo yan, bla bla bla. Kung para po sa inyo hindi totoo, edi hindi po totoo. Pero po sa mga taong yun ang pinaniniwalaan, di ba? I think we have to, kung bawat isa po sa atin nagre-respeto ng paniniwala ng bawat isa, this definitely it will not be 100%. No? Kung hindi naman po pera ninyo ang ginagamit para sa gustong gawin ng iba, I don't think we have the right actually to question whatever anyone actually wanted to believe in. Just as I am saying, I am doing metaphysics. Hindi ko po sinasabing bawal magdasal. Hindi ko po sinasabing mali ang Bible.
Walang ganyan, kasi nire-respeto ko. But hindi po porket na iba ang paniwala, medyo mali na tayo. Ito po yung sinasabi ko. Yun, this is when I appreciated and respected Dalai Lama the most. Ang sinasabi po niya, religion is borderless. Okay? At ang sinasabi po ni Dalai Lama, you know, one of my greatest rinpoche, hindi ko makakalimutan. Ang sinabi niya, ang term niya, hindi porket hindi ka naniniwala, mali na. Hindi porket hindi mo ginagawa, mali na. Diba? Hindi porket hindi mo alam, mali sila. Diba? So, that's why Dalai Lama respects everyone and everything. No? Kahit po anong sabihin natin, ano, no, he will just, you know, giggle. And he will just shrug, shove it away. No? Hindi po siya talaga, yun ang isa sa natutunan ko as being my Buddhist practice. No? Marami po kasi ang magbabash kayo o i-insist nyo po yung paniniwala nyo. Tama naman yan kung gusto nyo. Magtayo po kayo. If you have that influence, then do it. Kasi yun ang paniniwala nyo. Pero po wag natin pong i-underscore ang karapatan ng bawat isa na maniwala sa gusto nila. Diba? Just as kung hindi kayo naniniwala sa solar eclipse, hindi kayo naniniwala dyan, o hindi lumabas ka, o may pipigil ba sa'yo? Hindi naman namin sinabi pagka lumabas ka magiging halimaw or whatsoever. Hindi lumabas ka. Diba? Choice mo yan. Choice natin in our lives. We will always make our own decision. Even if I say there is 1 million there, it is still your decision that will matter how you will go to get that 1 million. May mga taong, hindi ako interesado dyan. May mga taong interesado, magkakandara pa. May mga taong titignan mo na yan. May mga taong didiscard yan. But is any of them wrong? Wala. Diba? Eh, yun ang gusto niya eh. Diba? Walang basagan ng tree. Yes. That's when we have freedom of... Uy! Yes. Yung meron mga istish-istish ka. Yung sinasabi nila, ano, sa sobrang mong pagiging banal, nakakalimutan mo ng respeto ng iba. Hindi ganyan yung kilala kong Diyos sa Diyos, kinikilala yung Diyos, mga ano kayo. Charot lang, may tanong si Mang Sally. Ayan. Mami, ang topic ko, tanong ko lang po, kapag nagalaw po ba ang salt, nung salt activation, may masama po bang mangyayari? Maraming salamat po. Wala naman po, okay naman po yan. Minsan nagalaw niyo lang, o ano. Ang bad po kapag nabasag, tapos po kumalat yung salt doon po sa floor. That is bad. Pero yung nagalaw nyo lang, na iba lang, yung nausog, okay lang po yan. Sabi nyo, I'm Susan, napakaswerte ko po at meron tao na kagaya po ninyo na nagbibigay ng guide. Salamat na. Thank you po, Ma'am Susan. Hi po, Ma'am Opel, sabi suggest nyo mag-microphone para mag-lumakas. So, nung mga nakaraan po naka-microphone kami, nag-i-static po. Anak, meron kaming mic, kaya po sa team maganda. Kasi nag-work well. Ito po isang mic namin nasira. So, yan. But, kailangan namin magpapalit. Well noted po yan. Meron po talaga kaya lang at patawad. At ngayon po eh. Hi, Ma'am Pernan. Maybe tomorrow. Miko, just advise me nga kung saan makukuha ito. Kami na nga ang bibili. Yes. Kami na ang bibili. Kaysa sa iintayin namin kayo pumunta dito. Si Ma'am Camelia Edna Juarez, Ma'am, meron po akong kilala na Shigpay. Can I put the freedom bracelet po ba? Ba't mo pa bibigyan ng freedom bracelet, anak? Kung siya yung na-Shigpay, siya ang pinaka-free sa lahat. Siya ang pinaka-ultimate freedom, anak. So, hindi na kailangan ng freedom bracelet ng na-Shigpay, anak. Sabi dito ni Ma'am Paz, tama po kasi kung ayaw ng iba ng gusto ko, malamang ayaw ko ng gusto niya. At saka ako po, alam nyo, when I started doing this, hindi rin lahat ng tao mag-agree sa ginagawa ko. But ako po, I stood by my principle na as long as it's my own money that I am using, no one has the right to actually tell me how to use my own money. As long as wala akong ibang taong inaabala, bahay ko yung inaayos ko, akong gumagastos dyan, hindi ikaw ang nagpagawa niyan, so wala kang karapatan, questionin ko anong gusto mo sa bahay, ang gusto ko sa bahay na yan. No? So dapat ganon, alam niyo po minsan, importante po ito mga anak ha, minsan nakakalimutan niyo pong pahalagahan yung sarili niyo.
you are just like a bamboo, kung saan ang hangin, dun ang paling. Kung ano yung naririnig nyo, magpapapersuade kayo talaga, no? So, kinakalimutan nyo yung sarili nyong desisyon, yung gusto ninyo, yung magpapasaya sa inyo. Dahil, maraming kumukontra. Tama po yan kung ang mga kumukontra, may karapatan kontrahin kayo. Pero kung hindi po yan ang mga taong naglalagay ng pagkain sa inyong lamesa, nagpapaaral sa inyong mga anak, o bumubuhay sa inyo, I think, karapatan mo naman panindigan kung ano ang masaya mong ginagawa. Yes. Diba? Because at the end of the day, each and every one of us, tayo lang ang makakagawa ng buhay natin. Tandaan nyo po, we are the architects of our lives, no? Wala po iba. Yung iba dyan, mason, foreman, mm-hmm, o minsan laborers, yan lang po yan. Pero mas marunong pa sila kaysa sa atin, no? So, kailangan matutunan nyo rin po kung ano yung gusto nyong gawin, kung ano yung sa tingin nyo gusto nyong yakapin, huwag po kayong pumayag na hindi nyo magawa ang mga bagay na magpapasaya sa inyo. Ah, suicidal pa lang pala. Ah, oo. Yun, pwede ang freedom laser. Pero kung nasya... Ay, bawal pala yung sabihin. Oo. Sorry. Si Attorney Marben, sabi niya po, good evening, Mami. Love, love from Bohol. As lang po sana, Mami, kung kamusta na po yung drum natin from the water activation. Ay, okay naman. Very, very well taken care of siya, anak, no? In the next few days, we're just looking for the right time. There is a water bowl offering na gagawin sa stupa, and I will do that live where all of you can make your wish, no? For those who have the water activation. We have to do it po a week, at least a week after the solar eclipse, no? So, when the energy comes in, ito po yung gagawin natin, no? We're not washing ourselves, but we're offering water to the cosmic po, no? So, abangan nyo po yan, those who are in the water activation. It's continuously na swirling water siya. Kasi may talaga yung tao nakabantay sa kanya doon 24/7. Yes. Hi, Sir Juanita Tampo. Sabi ko dito po, hindi po sila banal. Mga halang po kalua nila. Totoo. To each his own po tayo. Kung ayaw nyo maniwala, bahala kayo. Respectful po. Totoo po. Yes. Ko sino pa yung mga sanat. Sino pa yung mga maraming kuda. Sabi to, dito ni Mang Jen Ilagan, good evening po. Anong date po maganda mag-start ng business? Ay, ma, meron kami video dito sa team, ha? Yung video ng pag-open ng new businesses. Meron po dyan, ma, mga dates po. Makikita niyo po dyan, Ma'am Jen. Hi kay Ma'am Phoebe. Sabi niya, Ma'am Max, pwede ba akong mag-red ribbon sa Maadurga? Ipalagay ko sa bag ni Nelson. May meeting po siya sa lawyer on April 8, evening, eclipse time. Pasuway rin itong mga Arabo, itinaon sa solar eclipse. Talaga ang meeting. I'm very positive, Mami Max, na maayos rin ang court case ni Nelson para makauwi na ng Pinas. Oh, okay na yan. Kasi kung nabasahin. Mm-hmm. Yan, no? So, pwede naman, anak. Pwede. Mm-hmm. Ayan, pwede po. Mm-hmm. Hi, sa inyo, anak, evening eh. Diba? Evening. Ang solar eclipse. Oh, evening na. No? Hagip nga. So, magano na lang. If it's something very urgent, ito naman. If it's something, if you have to do something that is a matter of life and death, o talagang you don't have the luxury of choosing whether to go out or not, yung talagang kailangan. Eh, huwag nyo naman po rin naman. Sentido common. Huwag nyo rin naman, ay, huwag ka lumabas, huwag ka lumabas. Eh, yun yung magpapayaman sa inyo. Dahil nga, kailangan. Hindi pwede nyo rin gawin yan. Diba? You use also, anong sabi ko sa inyo sa metaphysics, diba? You have to use common sense and logic and reason, di ba? Hindi lahat ng bagay, we cannot execute everything perfectly well. Hindi po, may mga bagay na sadyang kailangan natin i-compromise, di ba? So dito yan papasok, anak. Katulad niyan, importante yung meeting, di ba? So at least tama yung ginawa mo na naghanap ka ng alternative. Pero pag nalagay mo na yan, di ba? Use your mind power to make sure na tama yung ginawa mo. Nakita nyo po, kasi yung mind natin is the most powerful tool that you have, di ba? So,
kapag ka ganun, nilabas, tapos mayap, yun, naku, naku, baka ganyan, baka ganyan, baka ganyan. You are blousing the luck of your husband more, no? So just find the whatever solution na pwede mong gawin. And then on the next few months or the next few years, medyo lagi ka lang may protection. Ganun na lang. Kasi alam mong bound to really, you know, affect him somewhere, somehow, no? Pero hindi mo pwedeng pigilin. Yan naman po, kung may mga bagay, ang misis mo mga anak na sakit-sakit na nandiyan, hindi mo pwede sabihin, hindi tayo pwede pumunta ospital kasi solar eclipse. Hindi pwedeng ganun, di ba? Kaya tayo, ayan. Sabi naman sa alam, ang sister ko po nasa New Jersey for so many years. Nung sinabi ko po sa kanya ang bad effect ng solar eclipse, siya mismo po nagsabi na sa kanya, kaya pala napakaraming bad situation ang nangyayari sa kanya. Kaya sa April 8, ni sumilip po ayaw niya na dahil siya po mismo nakaranas ng bad effect kapag na-expose sa eclipse. Pero totoo po yan ha, nang mananunood-nood lagi. Yes. Ayan, dami na nagtatanong. Ulitin po sa Pilipinas, April 8, 11 PM po, hanggang April 9, ng 5 AM. Yan po ah. Malapit yan na pong oras. Yung pagbipin nito nasaan na. Malapit na. Mga dalawang tanong na lang yan. Lalagpasan ko na yung sa bigasan. Yung dito naman. Hindi, ito naman. Tsaka. I'm Janet Hawkson. Greetings from New York. Thank you, Ma'am Olga. Salamat po. Thank you din po, Ma'am Mary Ruby. Ito, sabi ni Jean Tamor, anong oras po dito po gaganap ang solar eclipse? Sa Pinas po siya, ma'am. Sa Pinas. Bala ka naman, malaki ka naman. Ayan, April 8 po ng 11 PM hanggang 5 AM ng 9, ng April 9. Yun po. Ma'am, kapag po ba nilipat ang house, ano pong pwedeng gawin sa soul cure na ginawa po natin? Salamat po. Iwan. Hindi niyo po pwedeng dalhin yan. Sabi ni Ma'am Alpernan, true po yan, dapat pag masaya yung ibang tao, dapat maging masaya ka rin. Mas maganda, wala kang nasasakta na tao or either animals. Sabi nga dito ni Ma'am Marley, kahit nga po full moon, may mga epekto sa ibang tao, pati dagat, yan pa kayang solar eclipse. True. Totoo, Ma'am Marley. Yan, very, very big check talaga yan, no? Iba kasi, ayaw kasi talaga. Si Ma'am Grace Sanchez, Ma'am, ito ni, yung, ano ba ito, Mami Mikey, yung victory amulet, makakatulong po ba sa pag-testify ko against sa boss po namin about sa, ano ito, sexual? Ano basahin niyo? Sexual harassment. Sana manalo po kami. Salamat po sa pagsagot. Kung may mantra, di ba? May victory amulet siya, so makaka-help yan. Pero, makaka-help yan on your side. Huh? Yun na lang. Kasi may legal mga, ano rin yan. Hirap i-discuss. Sabi ni Judith Flores, kami po, simula nung sumasali ako sa Wealth Seminar po, natuto na kaming magdasal at magpasalamat araw-araw. Gabi-gabi po, dahil sa golden hours po naturo niyo po. Laki ng binago ng buhay namin tulad ng pag-uugali namin po. Maraming salamat po sa patuloy na pag-guide po. Thank you, Judith. Maraming salamat. Hi, Ma'am Yohen, Roe. Nasagot na po ito kanina yung tanong nyo regarding po sa ano, kung affected yung West na mapapabalikan na lang po. Yes. Paano po yung mga may work ng April 8? 11 PM pa naman po siya, ma'am. So baka naka-uwi na po kayo. Kung call center ka, ma'am, lando ka naman sa loob. Yes. Diba? Hindi ka naman maapektuhan, ma'am. Okay lang po ba na manood sa news ng TV or sa TV ng eclipse? Yes po, pwede nyo pong panoorin kahit po sa phone nyo. Ang hindi lang po pwede ay ma-expose kayo. Sa Japan, what time ang eclipse? Anak, if sinabi namin na 11 PM dito hanggang 5, adjust nyo na lang sa time. Ano ba ang time? Sabi ni Ma'am Lizel, ano po eh, advance sila na 1 hour. So 12 AM to 6 AM. Alam ka din. Plus natin. Traveler na kayo. Hi, Ma'am Ross. Ma'am Ross ha, sa retreat ha.
ay sabi ni Eric, Eric anak, salamat ha. We stand by our principle in life. Rules, beliefs, and ideas that guide us. And we stand by, thank you, by Mommy Maggie's teaching, which guide many and help us maintain ethical individuals. Thank you, anak. Maraming salamat. Ayan, ma'am, may pasok ka pa. Kung 5 p.m. out ka na ako, diba? Ano ka na? Ligtas, ano ka na? Nakaligtas ka na. Maraming salamat. Kanina mo kasi si Bang sa iinis. May nagpa-flood po kasi. Dito po sa live po namin, hindi po kami nag-i-entertain ng live chat po. Minsan yung iba, pag hindi po tinuro sa live chat, pang-consultation na po yun. Yes. Kasi kung ano lang po yung... Kaysa magalit po ako dito. Charot! At makapagsabi ng mga magaganda. Sabi mo, nakikim-kimin ko na lang. Sasaktan ko na lang sarili ko pagkakas ng live. Salamat, mami. Tinutuwa. Labi ko na alisin to talaga na ako. Salamat, mami. Tinuturo mo kami maging mabuting. Thank you rin po, Miss RDK. Salamat, anak. Yeah. Alam mo, sometimes it's hard, no? Pero, nakakasanayan din po. Lalo na po ngayon, ha? Let's try to actually instill calmness po sa sarili natin. Huwag tayo talagang patol ng patol kasi po, everyone will have problems on different levels, on different wavelength, on different aspects of lives. Kaya po minsan, kung meron nasasabi o meron pong nag-attitude, definitely they're coming from a very bad place. No? Kasi kung maganda yung pinanggagalingan nila, nagiging mabait sila. So, kung nag-attitude yan, intindihin natin, let's have compassion in our hearts to understand them better. And mag-walk away na lang po tayo dahil gantihan. Kaysa gantihan natin or niwasagihan natin din o sagutin natin, masasaktan din natin sila. Yeah. Hello po, Sir Gio. Followers niyo po ako at sinusunod ko lahat ng part. Thank you po, Sir Gio. Salamat, salamat po. At sa lahat po pala ng nag-re-request po ng Mind Song Core, no? If na-notice yun, ang laki-laki ng demand din for the Mind Song Core. Kasi, as I've said it po, months and months before pa po mag-New Year, ang sakit this year, di ba, ang isa sa talagang magiging struggle natin this year is depression, anxiety. Yung talaga pong mental challenge talaga tayo, no? Yung pressure ng pagbabago, minsan hindi natin yan kakayanin. So, yung inner peace mo talaga, no? Yung magkakaproblema ka talaga. So, Mind Song Core po talaga is really very, very helpful.